So hi everyone, this is Zen. Welcome back to my channel. It's me, Harizen. And sa mga baguhan po sa aking channel, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At sa mga hindi pa nakasubscribe, please do subscribe now. And don't forget to click my tiny bell so that if I have a new video, you will be notified. And so ang nilalaman po ng aking channel guys is halo-halo na. Pero ang pinaka-importante is yung pag-share ko or pagbabahagi ko ng aking buhay bilang OFW dito sa Israel. At ang pag-aalaga ko ng isang bedridden patient, actual po na pinapakita ko guys kung ano po yung ginagawa ko sa aking alaga. And masyari yata akong mabilis magsalita, kaya hinay-hinay lang po tayo. Sa mga nagbabalak po na mag-apply abroad or mag-apply dito sa Israel, meron po kayong mapupulot na aral or makikita nyo po yung actual na ginagawa if makatagpo kayo ng isang bedridden na pasyente pagdating nyo dito sa Israel. And marami pa akong isi-share guys, pero unti-unti po tayo kasi by now, meron na po akong kamerang pang vlog everyday. And magbabahagi po ako every week yung buhay ko bilang caregiver dito sa Israel at yung pag-aalaga ko sa bedridden na pasyente. Pero higit sa lahat guys, kung kayo po ay nagtatrabaho dito, huwag na huwag nyo pong ipapakita yung mukha ng alaga nyo for privacy purposes. So, pangalagaan din yung kanyang privacy, especially sa family guys. Kahit naman sino, ayaw nilang makita yung kanilang mga kapamilya na gano'n, na nakaratay na or may sakit, di ba? So kailangan din po natin pag-ingatan yung privacy ng isang employer. So sa mga balak nag-a-apply dito guys at makatagpo kayo ng bedridden na pasyente, actually hindi naman siya bedridden nung pumunta ako dito, kundi si Lola, naglalakad pa siya. And syempre, tumatanda na at darating yung time na ganito, magbe-bedridden siya at doon natin makikita kung paano natin pangalagaan yung kanyang health. Dahil ang health po ng alaga natin is nasa ating na caregiver kung paano natin siya pangalagahan. So ngayon guys, morning, ipapakita ko po sa inyo kung ano yung mga usual na ginagawa ko every morning after breakfast. At eto, kailangan siyang palitan ng kanyang damit, diaper at linisan. So ang gagamitin po natin guys sa kanyang oral hygiene is ito guys, kasi si Lola ay meron pa siyang implant tooth. So hindi pala maganda yun guys kung meron kang implant tooth. Hindi nakakaganda, lalo na kung bedridden ka. Hindi siya advisable. So ito guys, konti lang ilalagay natin na Listerine para sa kanyang oral hygiene. And konti-konti lang kasi ito medyo maahang. And si Lola naman natin guys is hindi na siya nakaka-gurgle. So konti-konti lang. And ganun lang, konting-konti lang guys, konting tatak lang siya. And bago tayo umpisang magtrabaho, wag po natin kalimutan na gumamit ng gloves for our protection. Tayo nandidiri sa ating alaga guys, konti protection din natin yan at protection din ng alagaan natin. Kasi kailangan po natin malinis bago natin hawakan si Lola. Dahil malay mo, carrier ka ng bacteria, di ba, or virus. So ganyan, ito ay every morning kong ginagawa. And actually, hindi naman siya mahirap. Hindi mahirap yung trabaho ko dito guys. Kaya ako nakapag-YouTube, di ba? So, unang-una, ang kailangan po natin i-prepare is diaper. And yung damit niya, guys. At yung damit niya. And yung dry towel niya, kasi kailangan po natin. And a basin of water. Yung water niya, guys, make sure na lukewarm. Kasi hindi siya pwedeng linisan ng malamig. And of course, towel. Or bimpo na panglinis ko sa kanya. Kasi kahapon nakaligo na siya. So ngayon, bimpo-bimpo lang siya. And of course, unang-una yung oral hygiene niya ang gagawin po natin. At nilagyan po natin ng patak ng Listerine. And meron po siyang, ano guys, implant tooth. Kaya kailangan i-brush din natin ng konti. At ito yung panlinis natin sa kanyang bunganga. Yung gazebo ba ang tawag nito? Guys, asensya na. Hindi ako marunong sa mga ganitong ano. Kumbaga, kasi ito naka-roll guys, magkakat na lang ako dito kasi tipid tips. Dahil alam niyo na minsan yung mga alaga ikuripot, so ginunting-gunting ko lang siya, ipo-fold mo lang na ganyan guys. Yan, ito ang gagamitin natin. Of course, yung sabon niya. Yung sabon guys is hindi matapang, kundi ito eh, yung hand wash. Ito ang ginagamit ko, yung 5.5 pH. May 5.5 pH ito eh. Hindi siya matapang. Kasi guys, pag tumatanda na yung alaga, very sensitive na ang kanyang skin. So, kailangan yung mga gagamitin natin sa kanila is soft. Very, yung mga soft material lang siya. So, ganyan guys. Kung wala naman po kayong available na bimpo na ganito, pwede kayong gumamit ng wipes. Yan. And hugasan nyo lang para matanggal po yung alcohol niya. At yun ang panlinis sa kanyang katawan. So, ayan po guys, ang aking mga sinishare. And of course, ito guys, ilangan din natin sa kanyang puwet. Dahil pag nalinisan, kailangan niya ng cream. So, ayan. And ito, hindi ko papakita ang mukha ng alaga ko for her privacy at para naman hindi ako malagutan sa ating mga employer. And itong bed niya is reclining. Pwede siyang ma-flat. Pwede siyang upo. Kaya si Lola ko, dito na lang siya. Hindi ko na siya pinapaupo sa wheelchair. Kasi pwede naman siyang umupo dito. And pag nilinis po natin in oral hygiene, guys, is kailangan nakatayo siya ganyan.
I mean, nakaupo pala. Paside po yung ating camera dahil wala pa akong paglagyan dito or doon. So, dyan na lang. Diba? Yan. Yan ang ating adobo, guys. So, lalagay ko ito. Kailangan upong-upo siya. Hi, Mami. Hi, Mami. Hi, Mami. Yan ang ating... share ngayong araw na ito is kung paano ko siya bigyan ng morning routine namin, oral care, pang paano magpalit ng kanyang damit, and paglilinis at pagpalit ng kanyang diaper. Pero, and naubos po yung battery ng ating camera, guys. So, gamit ko ngayon yung aking cellphone, and ito na yung end ng ating video for the day. At ito yung na-share ko, konting sharing po sa inyong lahat na aking manunood kung paano yung buhay namin na caregiver and how to take care a bedridden patient, guys. So, ito yung alam ko, at hindi ko naman sinasabi na expert ako, pero ito yung alam kong way or paraan kung paano ko siya panatilihin malinis at tilihin malusog ang aking alaga. And to let you know, guys, 3 taon na po siyang bedridden. So, nung pumunta ako dito, ay hindi pa siya bedridden. And of course, matagal na po ako sa kanya. And 97 years old na po ang aking alaga.
Kaya unti-unti guys, talagang ang alaga expected po natin at magiging mahina na siya hanggang dumating yung part na ito, yung pagiging bedridden. So, ayan po guys ang ating video for today. At ito yung naibahagi ko guys, yung araw-araw na buhay ko dito sa Israel, yung daily routine namin ng aking alaga. And wala ko ay hindi na rin siya nagsasalita, pero kinakausap ko pa rin siya as usual kung ano yung dati kong ginagawa sa kanya. And pinapakain ko rin siya 3 times a day. And kung ano yung ginagawa namin nung malakas pa siya, nung naglalakad pa, yun din yung aking daily routine sa kanya. Ang pagkaiba lang guys is nasa bed na siya at hindi na siya nagsasabi kung gutom or etc. So, ako na yung nag-a-adjust. Ako na yung gumawa ng time gap kung kailan ko siya pakainin, kung kailan ko siya painumin, kung kailan siya nagugutom. So, ganun guys ang aking daily routine as a caregiver dito sa Israel. And sa mga baguhan or balak nag-a-apply dito sa Israel guys, ito yung mga dapat yung panuorin dahil makakakuha po kayo ng idea at kung paano nyo pangalagahan ang isang matanda. Dahil ito po ang trabaho dito sa Israel. Mag-aalaga po ng matanda at kasabay po yan ang paglilinis ng bahay, yung hindi ko na isa-isahin, yung gawain bahay lahat, kumpleto. Yan po yung ating trabaho dito. At yan po yung magiging trabaho nyo dito sa Israel kung kayo ay nag-a-apply or nagbabalak na mag-apply dito sa bansang pinagpala. And ayan po guys yung ating mga konting sharing sa araw na ito. And next kong video guys is next week. Video ko tungkol sa pagiging caregiver dito sa Israel. Kaya, tunghayan nyo po guys yung aking mga video. Sa mga hindi pa nakasubscribe, please do subscribe now and don't forget to click my tiny bell so that if I have a new video, you will be notified. At shout out po sa lahat ng bago dito sa aking channel, sa ating mga taga-subaybay, yung laging nandyan po na sumusuporta. Shout out po sa inyong lahat. Maraming salamat. And God bless everyone. And mabuhay po tayong mga OFW. Bye!